So may pinick-up na naman tayo na food ngayon sa Paluto sa SG. So umorder kami ng crispy pata at egg pie. So dito lang kasi namin pinick-up sa MRT malapit sa amin. So hindi ko na kayo nasama. Pero mamaya i-mention ko kung saan siya mga pwedeng i-pick-up. So papakita ko sa inyo at titikman na naman natin kung ano ba, kung masarap ba yung egg pie at ang tawag ito, crispy pata ng AMK Premium Pastries. O diba yun, naisip ko pa. So later guys. A few moments later. So hi guys, we're home and yun nga, sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung nabili namin sa AMK Premium Pastry. So nakita ko lang sila sa Paluto sa SG na nagpost sila ng mga menu nila and sabi ko malapit yung kanilang meet up dito sa amin. Eh matagal ko nang gusto mag-crispy pata. Dati kasi dun sa dati na yung bahay, may nabibiling pata pero hindi ako nakapag-crispy pata. Tapos ngayon na nakalipat kami na may chance na sana ako mag-crispy pata. Eh, wala naman sa grocery. Eh, hindi rin naman kami namamalengke nung asawa ko. So, ngayon, ito yung in-order natin from AMK. In fairness naman sa packaging nila, maayos. So, we order one crispy pata and one egg pie. Pero bago natin siya buksan, guys, discuss ko muna sa inyo yung AMK kasi makakalimutan ko naman to sa end of the vlog. So, meron silang Facebook page which is AMK Premium Pastries and marami silang menu guys. Usually meron silang Bagnet Kare-Kare, Bagnet Bicol Express, Crispy Pata, Bagnet Sisig, meron silang Egg Pie, Chicharon Bulaklak, and ano pa ba? Meron din silang tapa guys. Meron silang tapang baka, yung kung naminis nyo na mag-top silog. Meron din sila guys. And sa pastries naman nila, which is yung egg pie, isa din yung egg pie na nabili namin. Meron silang cheese ensemada, meron silang ube pandesal, meron silang yema desal. Yun, gusto ko sana itry yun. Kailangan dami na namin i-order na naman. Dalawa lang kami, so hindi namin yun mauubos. And then, many, many more. Meron din silang ube pie. And Braso de Mercedes, meron din sila guys. So, marami silang meet up. Meron silang meet up sa Paya Lebar, Bishan, and Amokyo, MRT. Walang handling fee yun. Mag-meet up lang kayo doon. And wala rin naman siyang, I think, minimum na purchase. So, available yung menu nila every, hinahanap ko para sure, Tuesday to Saturday. So, pwede-put ko ulit yung link nila sa description box. And para maka-order kayo kung nagki-crave na ba talaga kayo dito sa mga food na to. Lalo na kung wala kayong time magluto, syempre, diba? So, yes! Buksan na natin ang kanilang food! Okay, first is, I think ito yung crispy pata. Kasi, dito siya, ano yun? Dito siya kasha. So, ayan yung sticker siya nung AMK pastries. Tinatagilid-tagilid ko pa, oh. Uy, nangangamoy na, Melo. Wow! Ako muna. Wow! In fairness! Tsaka, tanggalin ko yung suka and yung toyo. Ito suka-toyo na mix. Ito siya. Crispy pata! Guys, ang sarap niyan. So, this crispy pata is $25. May kasama na siyang homemade na sauce, which is yung typical na parang pinaghalo na suka, toyo, na may bawang, na may onting sugar, na brown sugar. Yon, isa na yon. So, gaano bang kalutong tong crispy pata? Ito, tingnan nga na atin. So, ito siya, guys. Okay, lumatakpan ako. Diba? Fairness naman sa kanya. Hindi na siya masyadong malutong, syempre kasi take out siya. Pero, i-air fry ko siya para mamaya mas malutong na siya. Papakita ko na lang sa inyo na i-air fry ko siya. Kasi magsasain pa tayo, guys. Maaga pa kasi, yung meet up niya is 5 o'clock. Kasi masyado siyang maraming order. Nakita ko kanina si ate. Kasi marami siyang order. And next is this one. Yung egg pie. Uy, in fairness, ang laki nito ah. Magkano ba to? Hindi ko matanda. Yung asawa ko kasi yung nag-request ng egg pie. So, hindi ko alam yung presyo ng egg pie. Ang alam ko yung crispy pata kasi yun yung gusto ko. Oh, yung egg pie is $23. So, usually, yung natitikman kong crispy pata is luto ng mami ko. Pero itong egg pie, ang lagi ko natitikman dito ay ang egg pie ng Goldilocks. Kung makikita naman, eh, mukhang pasado siya sa Goldilocks na egg pie. Ang bigat pati guys. As in, siksik na siksik siya. See?
Masarap! Close up ko para matakam kayo. So guys, init natin yung crispy pata para mabigda yung justice yung pagkalutong niya. Kasi kakain na din naman tayo. Istikman natin siya ng malutong at mainit. Kasi for sure, pag ganito lang na malamig-lamig pa siya, hindi natin mabibigyan ng justice ang ating crispy pata. So to be fair, di ba? Kasi kung bibili din naman kayo, for sure, iinit nyo din naman siya. Kasi nga, alanganin din naman yung oras na 5 o'clock, hindi na siya lunch at medyo hindi pa siya dinner. Pa-dinner pa lang siya. So, iinitin niyo pa rin siya. So, yung air fryer ko. Ayan, init natin dyan. Siguro mga ano lang. 200 na 5 minutes para mabilis. Let's go. Okay guys, so habang hinihintay natin mainit yung crispy pata sa air fryer, kasi diba dati, niluluto lang din naman yung crispy pata kung hindi mo pa kaya iprito kasi tumatalsik yan. Niluluto lang yan sa turbo broiler, din yan niluluto ng aking mother dear. So ngayon, ito na kasi yung upgraded version ng turbo broiler, diba yung mga air fryer. So tikman muna natin itong egg pie na ating binili. Hati na siya, in fairness naman. Kanina nag-usap kami yung asawa ko kung hati na ba siya o hindi. Pero in fairness, hati naman na siya. Ito siya! Look at that! O, isik-sik siya in fairness, ha? Tikman natin. Guys, sa totoo lang, yung pinaka-egg pie niya, same na same siya sa Goldilocks. Andun talaga yung lasa nung parang, di ba pag egg pie, parang siyang leche flan? Isa parang ganun lang din naman yun. Parang siyang leche flan na hindi siya masyadong matamis. Pero mas gusto ko yung crust nito. Mas parang sa Goldilocks kasi parang sobrang crunchy na nagka-crust na talaga yung ang dami ng crumbs nung crust nung kanilang egg pie. Pero ito sobrang sarap nung crust niya. Mas gusto ko yung crust nito. Ang sarap. Sobrang sarap talaga oh. Guys, siksik na siksik siya and sulit na sulit siya. Tinitingnan na ako nung asawa ko kasi feeling ko gusto na rin yan. Kasi siya talaga yung nag-request nito, tapos ako yung kumakain. Pero in fairness ha, masarap na merienda to, tapos malamig pa siya. Feeling ko ano to, ninuha niya ate sa rep bago siya umalis. Approved sa akin tong egg pie na to. So far yung mga in-order na namin sa paluto sa SG, walang tapon. So ang saya ko naman, na kahit parang sobrang dami na umu-order sa kanila, and alam mo na parang sa bahay lang naman sila gumagawa. Nandun pa rin yung quality ng mga niluluto nila. So, approve tayo dyan. Kaya, umu-order na kayo sa AMK kasi masarap to. Hindi ko lang sure kung pwede silang bumili per piece, pero nakalagay kasi dun sa plastic namin na parang egg pie na whole. So, baka may binibenta si ate na per piece. Hindi natin alam. So, parang ask her na lang. Message nyo lang siya sa Facebook. Mabilis naman sila mag-reply. So, kung nag-crave na kayo sa egg pie, sa crispy pata, sa bagnet, sa kare-kare, sa sising, contact na yung AMK Premium Piece. Then lang natin yung ating crispy pata. Naamoy ko na siya, ambang niya. Guys, isa pa pala na masasabi ko dun sa egg pie, mataas siya, ayan o, mataas siya. Hindi siya yung manipis lang. So, sulit siya for $23. Tapos, 8 slices na siya. Pag madami naman kayo, pwede nyo panliitan yan. Pero, or pwede kayo mag-request sa kanya siguro kung ilang slice yung gusto nyo. Pero, okay siya, sulit siya. Tsaka, ang bigat niya. Malalaman mo talaga na siksik siya pag mabigat, diba? So, yung crispy pata, hindi ko lang sure kung ilang kilo siya. Pero, nung bit-bit siya ng asawa ko, yung crispy pata at yung egg pie pareho, nabibigatan siya. So, sulit yung ano crispy pata. Feeling ko mga dalawang kain sa amin yun or tatlong kain, yung mga ganong kalaking crispy pata. Ito na siya, guys. Ang ating crispy pata. Ang sarap. Okay, so nilipat ko yung crispy pata sa plate para mas makita niya siya, di ba? And may tunog. Ay, nalaglog po. And may tunog na siya, guys. Like, iikot ko para makita niya. Yan, mukha ng crispy pata. Ay, di ba? May tunog na siya. Kasi crispy na siya. Diba? Air fryer, 200 degrees. For 6 minutes. Okay na yan. So, titikman natin siya with this sauce. Ito ang the best. Yung mga gantong sauce. Meron din akong ganito na ginawa. Kasi favorite na siya nung asawa ko. So, gumawa na ako for him. Ngayon,
Ano bang part ang best sa crispy pot? Ay, hindi tayo magkukutsilyo. Gunting ang maganda dito. Guntingin natin. Ipatong natin ang crispy pata para makita ninyo. Ayan, kita niya naman ang very light, diba? So, gupitin natin. Kukulang maliit na piece. Ayan, okay na yan. So, unahin natin ang balat. Guys, liit kong kumuha. Baka kasi ma-unperan yung asawa ko pag malaki na ganyan kuha ko ng balat eh. Okay. So, sausaw natin dito. Ha? Huh? Excited ako. Ang harap. In fairness ah, masarap yung lasa nung ano niya, nung balat niya. Ang init pa pala. Excited talaga akong kumain. So, ito naman yung crunchy part na pork. Or laman. Pero mainit pa guys. Bear with me. Matagal masahin yung rice namin. Ang sarap niya. In fairness guys ha, malambot yung meat niya. Kasi yun na yung crunchy part ng pork eh. Pero hindi siya matigas. Malambot siya. And ang sarap nung ano niya, nung balat niya. Alam mo yun? Kasi nagiging crunchy naman siya ulit pagdating sa air fryer. Lumambot lang siya kasi nga nag-travel siya at saka nakulob siya kaya siya lumambot. Pero kung iinit siya sa kahit sa oven, pwede. Or sa air fryer, okay na okay siya guys. So mamaya, ito na yung dinner namin mag-asawa. Hindi mahilig sa crispy pata yung asawa kasi hindi daw sila nag-uulam nito. Pero ngayon patitigin na siya ng masarap na crispy pata. Last subo. At yung sauce guys, ang sarap din. Dinner ng kamay ko. Tumapo kasi yung sauce. So ito na, ang ating crispy pata. Sarap niya. Pero yung kukunin natin yung kakainin. So, that's it guys sa review sa ating AMK Premium Pastry. Sana nag-enjoy kayo. At sana natikim kayo sa, natakam kayo sa crispy pata at sa egg pie. In fairness naman, lahat na nabibili ko ay okay. Walang tapon sa mga nabibili namin pagkain sa paluto sa SGI. Iba talaga magluto ang mga Pinoy, syempre. So, thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. And don't forget to follow me on my Instagram account @JasmineAndaya. I'll see you in my next vlog. Bye! Order na kayo!